Mga idol, kasabay nga po ng pagbagsak ng Memphis Grizzlies sa standings ng Western Conference, siyam sa kanila mga players ngayon ang may injury at out sa ngayon. Yan naman ang ating unang story at unang pag-uusapan. Nasasabayan ko na rin ang lumabas na trade rumor sa pagitan ni Andrew Wiggins at DeMar DeRozan. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang binawi na nga po ng Indiana Pacers ang pag-trade nila kay Buddy Hield at ang naging sagot ng NBA sa naging reklamo ng Los Angeles Lakers. Kaya mga idola, tara, halina't umpisahan na natin to. Alam naman nga po ninyo mga idol na hindi nga po naging maganda ang simula ng Memphis Grizzlies ngayong season sa maaga nilang pagbagsak sa standings bunsod ng sunod-sunod na talo. Sa katunayan, bagamat man nakuha nga po ng kanilang team ang kanilang unang panalo ngayong season, sila pa rin naman ang pinakakulelat na team sa buong NBA sa kanilang kasalukuyang record. 1 win, 6 losses. At ang mas masakit pa nga po dito, unti-unti na rin naman nga silang minamalas ngayon sa kanilang mga players matapos magtamo rin ang mga ito ng injury. Base nga po sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw, siyam sa mga malalaro ngayon ng Memphis Grizzlies ay nagtatamo ng injury at inaasang out na sa kanilang susunod na laban na kinabibilangan ni Ja Morant, Steven Adams, Derrick Rose, Brandon Clark, John Conkard, J.J. Jackson II, Jake LaRavia, Xavier Tillman, at si Vincent Williams II. Kaya dahil dyan, meron na lamang nga po sila ngayong anim na players sa kanilang lineup at wala silang choice kundi gamitin ang kanilang mga two-way player. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa lumabas na trade sa pagitan ni na Andrew Wiggins at DeMar DeRozan. Simula nga po mga idol ng pag-average lamang ni Wiggins last season ng 17.1 points per game, bumagsak nga ito ngayong season sa 10 points per game. Yes mga idol, napakalaki nga po ng ibinagsak ng performance nito sa nagdaang laro ng Warriors. Kaya dahil dyan ay may mga analyst na nga po ang nagsasabi na si Wiggins nga daw ang dapat i-trade ng kanilang team sa lalong madaling panahon. Yes mga idol, maaari rin naman nga daw nila itong gamitin upang makakuha sila ng mas magaling na superstar katulad na lamang ni DeMar DeRozan na binabalakan na rin naman nga pong i-trade ng Chicago Bulls ngayong season. Kaya di na nga kayo dapat pang magtaka kung gagawa ang Chicago Bulls at Golden State Warriors ng trade talk sa pagitan ni na Andrew Wiggins at DeMar DeRozan. Habang dumiretso naman tayo sa ating huling storya sa balitang tinapos na nga po ngayon at binawi na ng Indiana Pacers ang paglagay nila kay Buddy Hield sa trade list at ang naging sagot ng NBA sa naging reklamo ng Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po mga idol na matalo ang Lakers sa kanilang game sa Miami Heat, nagreklamo nga po dito si LeBron at ang kanilang buong kupunan patungkol sa mga missed foul call sa kanya ng mga referee. Sa katunayan, nagpadala pa nga po ang Lakers ng ilang mga video clip na naglalaman ng ilang mga plays sa kanilang laban kung saan hindi malanga tinatawagan ng mga referee ng foul si LeBron James kahit ilang beses na itong natatamaan ng mga bumabantay sa kanya. Kaya dahil nga po sa ginawang move na ito ng Lakers, uminit na naman nga po sa social media dahil sa mga fans at haters na nagbabangayan sa kanika nilang mga opinyon patungkol sa naging reklamo ni LeBron. Ayon rin naman nga po sa naging pahayag ng NBA, wala rin naman nga pong nagawang pagkakamali ang kanilang mga referee base sa inilabas na last 2-minute report ng liga laban sa Lakers at ng Miami. Ang kaso lamang, hindi rin naman nga tawag sa last 2 minutes ng kanilang laro ang nirereklamo ngayon ng Lakers bagkos nangyari nga po ang mga maling tawag na mga referee sa first hanggang sa third quarter na hindi rin naman nga kayang i-review ng liga. And speaking of Lakers mga idol, may lumabas nga pong balita ngayong araw na binawi na nga po ng Indiana Pacers ang paglagay nila kay Buddy Hield sa trade rumors at trade list matapos maging maganda ang performance nito. Kaya dahil dyan, hindi na rin naman nga siya posibleng makuha ng Lakers sa isang trade. Yes mga idol, kung inyo nga pong matatandaan, isa nga si Buddy Hield sa mga matagal na nilang gustong makuha. Sa katunayan, plano nga sana nilang i-offer sa Pacers si D'Angelo Russell para lamang makuha ito. Kaya dahil nga po sa naging desisyon ng Indiana Pacers, wala na nga pong ibang choice ang Lakers kundi maghanap na naman ng bagong player.
Ang videong ito, mga idol, ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play-to-earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito, mga idol, gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo, Dragon versus Tiger, na simple lang, pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register, gamit lang ang iyong mobile na number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pagpanalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo, mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. So yun lamang, mga idol, ang ating bagong video ngayon dito na ating pinag-usapan. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Shout out sa lahat ng solid na lagi nakaantabay at laging nakatutok dyan. Maraming maraming salamat, mga idol.